universal social pension na magbibigay ng 1,000 piso na buwanang pension sa lahat ng mga Filipino senior citizen, magsisimula na. Pag-uusapan natin kung kailan yan, mga ka-vlogs. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dapat sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang Universal Social Pension sapagkat ito nga ay magsisimula na. Kailan naman? Sino-sino ang makakasali? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba at i-turn on ang notification bell at ilagay sa all para updated naman kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Mabalik tayo dito sa Universal Social Pension. Ito po yung programa or panukalang batas na inakda po dyan sa Kongreso na naglalayong magbibigay ng 1,000 piso na buwanang pensyon sa lahat po ng mga senior citizen. Kaya po siya tinatawag na Universal Social Pension sapagkat para po ito sa lahat. Wala pong pili, no? Mapamayaman, mahirap, may trabaho or wala, may pensyon or wala, lahat po kasali dito sa Universal Social Pension, mga ka-vlogs. At dito na nga po papasok, no? Makakasali ang ating mga GSIS pensioners, SSS pensioners, PVAW pensioners, at iba pang merong mga pensyon na tinatanggap, mga ka-vlogs. 1,000 piso po ang matatanggap nito buwan-buwan at sa kabuwang taon, no? Since meron tayong 12 months ay 12,000 pesos din po ang matatanggap ng ating mga Filipino senior citizen, mga ka-vlogs. Pero ayon sa panukalang ito, no, hindi naman po talaga siya 1,000 piso ang matatanggap sa unang taon na ma-implement ito, no? Unti-unti po. Sa unang taon ay magsisimula po siya ng 500 pesos. Tapos next year ay dagdagan ng 100 piso, magiging 600 bawat buwan. Hanggang maabot po yung 1,000 pesos bawat buwan, mga ka-vlogs. So yun po yung sinasabi, no, sa nasabing panukalang batas. At malaking achievement nga po itong Universal Social Pension Bill, no, yung development niya, napakalaking achievement sapagkat alam nyo, matagal na itong panukalang batas at nakabinbin talaga ito dyan sa kamara. Ngayon lang po ito gumagalaw, ngayon lang po merong development, no? Ngayong taon lang talaga ito, lately, mga the past 2 months, no? Ay saka po ito umusad at naaprobahan po sa Kamara ang nasabing Universal Social Pension Bill. At sa ngayon po, ang status niya ay nasa Senado na. Well, anyway, no? Since nasa Senado na ito, mga ka-vlogs, no, ay sabi naman po ng Senior Citizen Party List Representative na hinihingi nila ito na magiging pamasuhandog ng mga senador, no, ngayong kapaskuhan niya, no. Ibig sabihin ay hinihiling nila na ibigay na ito sa mga senior citizen, no, regalo na din po bago matapos ang taon na ito, 2024. Nang sa ganun, 2025 ay magkaroon ito ng budget at magkaroon ng IRR, mapapakinabangan na, no? Mai-implement na po itong Universal Social Pension Bill na 1,000 pesos monthly, mga ka-vlogs. So anyway, kung inyong mapapansin sa Senado ngayon, no? Hindi masyado ito natatalakay muna dahil sa napakaraming hearing, napakaraming priorities na issues ang inatupag ng Senado ngayon, no? Particular yung POGO, no? POGO issues, yung mga Senate hearings, mga ka-vlogs, no?
yun po yung mas priority ngayon sa Senado, no? Medyo hindi pa natalakay talaga itong Universal Social Pension Bill. Kaya sa katanungan po na magsisimula na ba itong Universal Social Pension, ang sagot po ay hindi pa, sapagkat no, nasa Senado pa nga ito at hinihiling pa talaga, no? Hinihiling pa natin, hinihiling pa ng Senior Citizen Party List na maging priority na ito ng Senado, no? Aprobahan ng Senado, suportahan ng Senado ang panukalang ito para maging isang ganap na batas at nang mapirmahan ng Pangulong Marcos at magiging isang ganap na batas. So, sa mga nagtatanong talaga kung paano mag-apply sa Universal Social Pension, ang sagot po natin dyan ay wala pa po. Kasi wala pang IRR kung saan ito i-apply, no? Paano mag-apply, ano ang mga requirements, kasi wala pang IRR or yung implementing rules and regulations, mga ka-vlogs, dito sa Universal Social Pension kung sakaling magiging batas nga po ito. So we hope talaga, no, tayo ay umaasa na magiging prioridad ito ng Senado, no, bago matapos ang kanilang session, no, for this last quarter, no, at magiging prioridad nila ito, mapag-uusapan, no, mababalansin nila ang nasabing Universal Social Pension Bill, no, para maaprubahan na po nila, no, sana naman aprubahan talaga nila. Ang pondo naman nito, actually, no, since aprobado na siya sa Kamara, ay hindi malayong ma-approve ito sa hanay ng Senado, no? Sapagkat bago kasi ito na-aprobahan sa Kamara, mga ka-vlogs, ay meron ng pag-aaral ang isinagawa na ang mga may-akda nito, no? At yung mga kongresista, kung saan kukunin ang pondo. Kasi malaking pondo ang kailangan nito, eh. No? Kasi 1,000 pesos monthly sa mahigit 12 million na senior citizen. So, napakalaking pondo. Bilyones po ang kailangan. Pero, ayaw naman po sa ating mga mababatas, particular ng ating mga may-akda ng nasabing panukalang batas na Universal Social Pension Bill, ay kakayanin ng pondo ng pamahalaan, no? Kakayanin pondohan ng pamahalaan ang nasabing panukala kung magiging batas ito na hindi kailangan mangutang ng bansang Pilipinas, no, para punduhan ito. So in short, no, talagang kayang-kaya kasi nga aprobado ng mga kongresista. Hindi naman po talaga yan magiging isang ganap na aprobado sa Kamara kung sa tingin nila ay lihado ang pondo kung saan kukunin, mga ka-vlog. Sapagkat ang makikinamang talaga dito sa Universal Social Pension Bill kung magiging batas ay nasa mahigit 12 million na mga Filipino senior citizen. Nasa bansa ka man, ay nasa ibang bansa, nasa abroad, abay lahat kayo basta 60 years old pataas, yun yung pamantayan, no? 60 years old pataas. Kasi once you reach sa 60 years old, automatic senior citizen ka. So, ang hindi pa lang natin ngayon alam kung ano po yung IRR or Implementing Rules and Regulations ang napapaloob kung magiging batas itong Universal Social Pension Bill. Pero, one thing is for sure, 1,000 pesos po ang matatanggap buwan-buwan ng mga Filipino senior citizen. Kaya naman, no, panawagan natin sa ating mga minamahal na senador na unahin na itong talakayin dyan sa Senado, magiging prioridad at sana magiging suportado ito ng lahat ng mga senador natin at magiging aprobado sa hanay nila at na maabot na, no, sa opisina ng Pangulong Marcos bago matapos ang taon na ito, 2024, no, maabot na sa opisina ng Pangulong Marcos ang nasabing panukala at nang mapirmahan at magiging isang ganap na batas. At harinaway, hindi naman i-veto ng Pangulo ang nasabing panukala, no? Kasi merong mga aprobado na sa Kamara, aprobado sa Senado, tapos pagdating sa Pangulo, i-veto. Ibig sabihin ng veto, hindi niya pipirmahan.
sana naman ay suportahan din ng Pangulong Marcos. And I believe susuportahan niya yan kasi pro-senior citizen naman ang ating Marcos administration. So kayo, mga Filipino senior citizen na nanonood sa video na to, no, uulitin ko, ay hindi pa po nagsisimula o hindi pa magsisimula ang pamamahagi ng Universal Social Pension sapagkat nasa Senado pa ito, no? At inaasahan na nga natin itong magiging ganap na batas bago ang matapos ang taon na ito, 2024. So ano po ang reaksyon niyo hinggil dito sa Universal Social Pension Bill, no? Aprobado ba sa inyo? Agree ba sa inyo na lahat, wala nang pipiliin, kasali na lahat, no? Agree ba kayo sa 1,000 pesos buwan-buwan ay para na sa lahat, no? Wala nang indigent, wala nang mahirap, wala nang may pensyon. Talagang pantay-pantay na talaga lahat. So, agree ba kayo doon? I-commento nyo na sa comment section na nasa baba. Bago ako matapos pala sa video na to, inanyayahan ko po kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel. Kung nakita nyo po yung ating join button na nasa baba, pagpindot nyo yan, mga ka-vlogs, yung join button na nasa baba, makikita nyo napakaraming perks dyan, no? Mamili kayo ng mga perks na andyan po, ha? Sa join button kung gusto nyo pong mag-avail at gusto nyo maging miyembro sa aking YouTube channel para ma-priority kayo sa ating mga replies. Kung mag-comment kayo, ma-highlights, no? Mauuna, mababasa. And of course, ma-shoutout ko po kayo. At sa mga gustong sumuporta naman sa aking YouTube channel, no? Pwedeng-pwede po yan. Ayan po ang ating super thanks button. Nasa baba pa rin po yan, mga ka-vlogs, no? Pindutin nyo lamang po yan. Maraming salamat sa mga mag-a-avail dyan. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay napag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay at atin pong nasagot ang inyong mga katanungan hinggil po sa mga benepisyo at kapakanan ng ating mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat, totoo lamang.